Hi mga ka-sideline, bago pa man dumating itong ulan dito sa amin ay nakapagbakuna na ako kasi napakasakit sa bulsa kapag tinamaan ng mga sakit ang ating manok. Ito na po yung vaccine na nabili natin. First time natin gumamit ng clone. Live Newcastle disease virus. Isulod mo na sa diri. Isa itong kapag sa mga first timers, kompleto na po yan. Kapag pagbili nyo ng vaccine, dapat po i-check nyo if kompleto. Ito dapat meron ganito. Yan. Kasi ito yung maghahalo sa dalawa. Itong solvent at saka itong vaccine. Yan. Tingnan nyo po, ihalo natin. So ito naman yung gagamitin, pampatak. Gilak si Yula Labs. Mga ka-sideline, itong bakunang ginagamit natin ngayon, ito yung bagong pinapauso nila or inoendoroso nila. Ito yung vaccine na hindi ka na kailangang dumaan sa B1B1. Pwede daw na sa day old, pwede rin daw sa mga matatandang manok. So, i-correct nyo lang po ako sa comment section if mali ako ng pagkakaintindi sa sinabi sa akin. Tapos, nag-prepare tayo ng mga ka-sideline, electrolytes, anti-stress. Yun. Tapos, ito yung gagamitin natin pampatak. Kaya, makikita nyo sa video na nakakulong lahat ng manok para dara-daratsyo na po. And then, meron akong kasama. Mas mabilis. Ito. Itong pagbabakuna po mga ka-sideline ay isa sa pinaka-common at saka pinaka-mabisa na pwedeng gawin ng isang nagmamanok para makapag-survive siya sa paparating na pangit na panahon. Totoo pong tinatablan pa rin ng sakit ang manok kahit nakabakuna, pero ang kaibahan po ay madali silang gumagaling kapag may bakuna tayo. Kaya nire-rekomenda talaga ang pagbibigay ng bakuna sa mga manok. Lalong-lalo na sa paparating na tag-ulan. Sa pagbabakuna po mga ka-sideline, hindi po pwedeng dire-diretso tayong magbakuna. Dapat po ay i-check muna natin ang ating mga manok. Kung wala bang sakit, hindi ba matamlay, nasa tamang kondisyon ba? Kasi napaka-importante po na dumaan sa priming ang ating manok. So dapat mag-priming muna tayo bago tayo magbakuna kasi po, gaya ng sinasabi ng mga eksperto, ng mga na unang nagmamanok, huwag na huwag po tayong magbabakuna ng mga manok na may sakit. Hindi rin daw umeepekto yung bakuna kapag may sipon yung manok na babakunahan. Kaya napaka-importante po ng priming sa pagbabakuna. Meron naman sigurong iba na hindi na nagpa-priming kasi sigurado na silang kondisyon ng kanilang mga manok, walang sakit, hindi amoy sipon. Pero para makasiguro na lang po, idaan muna natin sa priming ang ating mga manok kapag tayo ay magbabakuna para kampante tayo sa ating gagawin na pagbabakuna. Kasi po, sayang yung bakuna kung hindi natin magamit ng tama. Ito pa mga ka-sideline, ito yung kadalasang maririnig natin at saka minsan nababasa rin sa Facebook na sinasabing kapag tayo daw ay nagbakuna ng ating mga manok at yung manok ng ating kapitbahay ay walang bakuna, mamamatay daw po ang kanilang manok na hindi nasali sa pagbabakuna. Napakamali po ng sinasabi nilang impormasyon. Kasi po, dito po sa backyard ko, hindi po lahat ay binakunahan ko o binigyan ng vaccine. Kasi po, meron akong dalawang manok na wala sa kondisyon. Gaya ng sinabi ko kanina, na dapat po kondisyon ng manok kapag babakunahan natin, walang sakit, hindi matamlay. Meron po akong dalawang manok dyan na naglilimlim. Isang upgraded native at saka isang pure na G45 hen. So hindi ko sila sinali sa pagbabakuna kasi alam mo naman natin kapag naglilimlim yung manok, pangit yung katawan, maliit, di ba? Kaya napagdesisyonan kong hindi na lang sila isali sa pagbabakuna. Hindi naman po sila namatay. As in, walang nangyari sa kanila. Normal lang. Lumalabas sila sa kanilang pugad, kumakain, sumasabay sa mga manok na nabakunahan. Hanggang ngayon, buhay po sila. So, para sa akin, hindi po totoo na kapag nagbakuna tayo, mamamatay yung lahat ng mga manok na may bakuna.
walang bakuna pala, sorry. Maaring mamatay yung mga manok nila, pero hindi po ikaw ang dahilan. Nagbabakuna po tayo kasi alam nating pangit yung panahon. So, kapag walang proteksyon ang kanilang mga manok, syempre, tatamaan talaga ng sakit yan. Yan yung sinasabi nilang aratay. So, tatamaan ng sakit, mamamatay. Pero hindi ka pwedeng sisihin kasi hindi naman yan ibebenta sa merkado kung yan ay nakamamatay sa mga alaga natin. Hindi natin yan mabibili nang walang reseta kapag yan ay delikado. So, huwag po tayong maniwala sa sinasabi nilang mamamatay ang mga manok na hindi nabakunahan kapag ikaw ay nagbakuna. Kasi po, buhay na buhay po ang aking mga manok na walang bakuna sa backyard. Kasi nga po, huwag nating babakunahan ang manok na wala sa tamang kondisyon. So, mga ka-sideline, parang nabanggit ko na to last time. Kapag nag-a-isolate po kami ng manok, malayo po talaga. Kaya niyan, binibilad ko sa araw kasi meron tayong hinihintay na manok. So ito yung mga regular na lalagyan ko ng manok. Mag-extend ako dyan. Kapag nag-isolate kami ng manok, medyo malayo pa, dun pa. Tapos tago pa talaga. Okay, tarage. Ito, tago pa. Yan. Sa ilalim ng puno. Para hindi masyadong ma-stress yung mga bagong o mga galing sa biyahe ng mga manok. Ito yung kabir natin. Bali, 3 araw pa dapat sila dito. Kaya hindi pa nakalabas. Yan. Sa ilalim ng kahoy. Yan. Bayo akong gikuha para lalaki nilang pangitaon sa layo. Isa lang kabak. Yan. Bata pa po yan. Yung nasa likod ang matanda. So tara, i-vaccine natin to. Okay, plaster. So dito natin yan ilalagay. Ayan, oops. Ay, guwab, idlas ba na? Wala na nanad rin. Ibut nga na itong matabi para sure. So lagyan na rin natin yung mata niya. Ay, red naman lagi niya. Ibig sabihin, pwede na ni-breed. Oh, yan. So, yun. Next. Pagkatapos nating magbigay ng bakuna ay magpapa-incubate tayo ngayon ng mga nalikom nating itlog. Sa tingin ko, aabot tayo ng isang tray. Ayan na. Mata na lang. Ah, ana. Sige, pahit na. Buya, manuka eh. So, yun guys. Last na lang talaga is yung mga sisiw sa loob. Yung mga day old natin. Isasali natin sa bakuna. Kasi hindi tayo everyday nagbabakuna. So dapat isali na natin lahat ngayon. Ang mga pinaka-cutes. Yan. So, babakunahan natin. Kaya yeah, ako'y bakuna, babe. Diyo lang ko. Kung mapapansin nyo po, nasa kwarto po ang aming chicks. Kasi wala po akong brooder house talaga na pinaka-safe. Kundi yung kwarto lang. Malayo sa hangin, malayo sa predator. Kasi yung brooder house ko na pang maramihan ay nasa dating bahay pa namin. Kaya dyan lang muna. Wala pa talaga akong kinikip na mga sisiw dito sa bagong backyard. Kasi nga, walang mapaglagyan ng mga day old chicks. Manage po namin ang kanilang ipot. Kasi po, napakakunti lang. Tapos, 1 week lang sila dyan. Tapos, ma-out na kagad. So, ito po yung mga half-breeds Brahma natin. Yan. Yan po ang medyas ng mga half-breeds natin dito. Medyas nila. Yan. Yan. Ito na po yung update sa mga Brahma Shamu. Matatanggad talaga. So mga ka-sideline, tapos na tayong magbakuna. After ng bakuna, ito po yung binibigay namin. Thunderbird, electrolytes, dextrose, plus multivitamins. So ito, 20 grams. Ubusin ko po ito para maganda yung resulta. Na handang-handa na po ang ating electrolytes. Pagkatapos nating magbakuna ay nagpa-incubate po tayo ng mga fertile eggs natin. Kasi po kapag
inabot na ng 4 na araw yung fertile eggs, hindi ko na po binibenta, ini-incubate ko na po. Kaya hinatid ko na dyan ang mga fertile eggs natin. Sa 25 eggs po na Rhode Island White cross to Decal Brown, nakakuha tayo ng 13 heads na sisiu. At saka sa 5 itlog natin ng Brahma, meron tayong isang Brahma na nakuha. Mga sisiu na to ay meron na pong buyer, may kukuha na. Tapos ang presyo po ay nasa 80 pesos ang mga cross. Ang pure breed gaya ng Brahma ay nasa 200 pesos per head ang mga day old. Hanggang dito na lang tayo mga ka-sideline. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at saka sa mga dati nang nanonood. Salamat po talaga kasi tumaas yung subscribers natin. At saka sa mga ano naman po, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman pakihit ng subscribe button. Salamat po!